69. Dito na kayo sa Bulacan. Kala dito na ako sa Olympia. Okay. Anong mga nakaraang administration, tatay? Ano yung mga naganap dito sa PNR? Yun, nagta-travel lang ganun. Wala namang ibang... Iyan po ba ay gumagana na? Yung PNR? Oo, talagang gumagana siya. Saan po ang ruta niyan dati? Ang alam ko, San Fernando... La Union? Hindi. Pampanga. Pampanga? Okay. Yun lang ang alam ko. Binila to San Fernando. Totoban to San Fernando, Pampanga. Paano ho yan natigil? Ano pong nangyari? Ay, yun ang hindi ko alam. Naalaan ko na lang nung mawala na yung... Trena. Panahon po ni nung presidente yan? Marcos pa eh. Marcos pa natigil na o nung kay Cory? Alisa, dalawa. Kung hindi kay Marcos, kay Cory. Pero nagawa yung PNR panahon po nino? Gawa na nung makita ko yan eh. Panahon ni Marcos. Marcos. Kamusta po itsura? Maganda? Maalinis? Hindi naman. Pangkaraniwan lang. Maraming talahib doon eh. Yun ang dinadaanan. Wala namang naglinilins nung araw eh. Bihira naman kasi ang taong hindi ka mukha kayo na naglipa na tao. Bihira ang tao nung araw. Tay, ilan taon na ba kayong nakatira dito sa Bulacan? Dito sa Kalumpet. Migit kumulang mga 50 na eh. 50 taon na ako rito. 50 years. Bilang bahagi po ng isang lipunan na sir, ano po yung masasabi nyo sa ginagawa ng ating gobyerno na build program na itong natigil na napabayaan noon na riles na para sa pangmasa eh meron nang ginagawa dito. Ano po yung masasabi niyo, sir? Yung sa ngayon. Opo. Ngayon, nabalita ko nga diyan eh magbabago ng PNR dito. Hindi ko alam kung paano ang arte nitong tren na binabalak nila rito. Hindi ko alam kung sa baba, kung sa taas dadaan. Kasi ang mangyayari ngayon eh mula Tutuban na hanggang dito na. So ano masapa, ano yung nararamdaman nyo ngayon na wala na kayong maiisip na hadlang sa traffic? Siguro nga wala nang traffic, wala na maraming problema sa highway. Ngayon magulo pa sa highway. Kuminsan nga yung mga maliliit binabanggalan ng malalaki. Hanggang ano po yan, Pai? Hanggang Clark, Pampanga po yan? Yung gagawin... Tutuban to Clark yan. Itong tren. Tapos sa itaas po siya. Ano ang makukuhan mo rin? Kalumpit, Balolos, istasyon ba yun? May mga istasyon. Nasa 30 ata ang istasyon tumahigit. Maraming istasyon. Bayan-bayan. Bayan. Sa mga bayan, may iba pang istasyon. Halimbawa, Kalumpit o Malolos. Bali, dalawa lang istasyon yan. Parang ganun ho. Dalawa. Ganun. Depende sa distansya. Yun lang ang masasabi ko yan. Ano po masasabi niyo kay Pangulong Duterte? Mainam na Pangulo si Duterte. Mainam yun. Mainam na Pangulo yan. Kaya lang, meron mga na kumukontra pa eh. Pero para sa akin, the best. The best yan. At tatay, paano siya naging the best para sa kasi niyo? Marami siyang, nakita naman natin, marami siyang sinagupa. Naku, anong problema. Nakita naman natin hanggang sa lahat ng tao sa Pilipinas na bigyan niya ng tulong nung magkaroon tayo ng pandemic, di ba? Totoo yan. Ba't hindi tayo babagsak? Lahat tayo binigyan ng ano ba yan? Yung ayuda. Ng ayuda ng gobyerno. Nakatanggap po ba kayo ng 16,000, tama po ba? Nakatanggap ako. Galing po yan sa gobyerno. Pati yung anak kong bunso, nakatanggap din siya. So ano pong masasabi niya sa mga project naman po ni Pangulong Duterte? Maganda yung iniisip nga niya. Kahit po sa mga nakarang administrasyon pa po yung project, ano pong comment niyo doon, tatay?
Kagaya na lamang po ng PNR, project pa po yan ni Marcos. Oh, kay Marcos pa yan. Opo. Ano po masasabi niyo kay President? Maganda nga, maganda iniisip ni Pangulong Duterte nga sa ngayon. Ayan lang, talagang kanya na nung nagkaroon tayong pandemic, kaya nagkakaroon ng problema. Ay, bakit kaya ano, hindi natin ito napapanood sa TV? Itong mga ginagawa ng ating gobyerno. Ba, eh, ba't nga ba? Kung sino, bakit ano, kaya, Tay? Eh, yun ang hindi kayo, ko alam. Kayo, Tatay, nanonood po ba kayo ng television? Oo naman. Meron po ba kayong mga nababalita na mga project na ginagawa ng ating Pangulo? Bihira. Wala, no? Wala. Kamukha lang nitong... Katulad nito. Oo, wala, hindi namin nakukuha niyan. Ay, hindi namin naririnig kailan ba pasisimulan. Pero lahat ng tao rito, halos nilinis na dadaanan yan, pero hindi namin alam. Kaya hindi nyo alam kung ito ba'y paitaas o paibaba? Oo, yun ang hindi namin alam. Kasi hindi binabalita. Hindi binabalita. Hindi namin alam. Ang alam namin, dadaan dito, lilinisin yung mga tao nakahambalang. Ay, ayun ano? Yung ano. Ang right of way na. Saka tayo isa pa, sinasabi nila na si Pangulong Duterte isa daw na klaseng pangulo na patulog-tulog. Anong masasabi? Ah, hindi totoo yan. Hindi ako maniwala rin. Bakit kaya, Tatay, hindi ka maniwala na patulog-tulog? Eh, sa nakikita ko naman, talagang abalang-abalas eh. Nakikita ko naman yung ginagawa niya. Dito pa lang tayo sa proyektong ko, makikita mo. Oo. Oh, napakalaking proyekto niyan. Alam niyong proyekto na ginagawa ng ating Pangulo ngayon? Ano po yung mga nabalitaan niyo? Opo. Dito, kung dito lang ako kasi hindi naman ako libot. Yung nababalitaan po natin sa television. Kaya sa Facebook. Ang nababalitaan natin sa television, yung mga patayan, yun ang nababalitaan ko. Manila Bay, Tatay. Yung mga, ano ba, matatawag nung ambusan, yun ang nababalitaan ko. Eh, yung Manila Bay? Ano? Ayun pa, isa pa yun. Ano ba nangyari doon? Hindi ko naman, hindi naman ako nakakaluwas doon. Kailan pa ho kayo huling nakapunta ng Manila Bay? Matagal na. Tagal na. Tagal na. Anong panahon? Cory Aquino, Marcos, Erap? Baka kay Erap pa. Kay Erap. Oh. Nakapunta kayo rin, anong itsura? Malinis, madumi? Noon eh, yung Alabang na yan, nung pumupunta ako, malinis na noon. Malinis na yan. Monumento to Alabang. Malinis na nun. Malinis na. Hindi, yung sa dagat po, yung Manila Bay. Yun eh. Naging pasyalala namin yun eh. Pangaral na yung alam eh. Kung minsan may lugar na madumi. Minsan may lugar. Maniniwala kayo pag sinabi namin malinis ngayon? Yung kahabaan ng bay. Nakita ko na sa TV yan nung inaayos nila yung tinambakan nila ng kuwan yun. Ng buhangin. Buhangin. Nakita ko sa TV yun. Eh ngayon po, yung mga imbornal doon, pinililinis yung tubig na pupunta doon, sinisiguro nila na malinis na talaga. Hindi yung galing kanal, diretso sa dagat. Oh, ano masasabi nyo? Wala na ba noon? Wala na ho. Eh maganda po gagawin. Right. Ulit, Tatay, anong name po ni Tatay? Napoleon ako. Napoleon. Manalansang. Manalansang. Si Tatay Napoleon. Napoleon Manalansang. Si Tatay Napoleon Manalansang. Siya po ang saksi sa malaking pagbabago dito sa Bulacan. Hindi lang sa Bulacan, sa buong Pilipinas ha. Hindi lang yan yung proyektong malaki. Malaki po talaga pinagbago. Marami. Kahit sinong nagsasabi. Ay, Tatay, meron ako isang tanong. Paano po yung sakali lang, kung sakali lang masasagasaan ang inyong tahanan na ang gagawing ito, PNR, anong masasabi niyo naman doon? Ang problema doon, kung masagasaan, natural, babayaran yun. Tama po. Diba? At hindi ko, maraming nagtatanong sa akin kung magkano ba ibabayad ng gobyerno. Yun ang hindi ko masasagot. Kung pero magkano. Ayos lang po ba sa inyo o magre-rebelde rin po? Abi, ayos lang. Para sa akin, ayos lang yun. Kung ako yung makasasabagal, bayaran nila ako, lilipat ako. Ganun lang naman. Ba't ka... May relocation po. Oo. Basta may relocation. Oo. Wag lang yung palalayasin ka nang wala kang lilipatan. Hindi naman maganda yun. Saan po dito banda yun sa inyo, Tay? Eh,
Ayan, ayan, ah, malabo na yan kasi ang takbo nito yun, pa ganun eh. Yung po lang, oo. Yung po lang bahay na yan. Ay, kailan na ulit kayo pinanganak pa? 1949 pa. Ah, 49. 49. Konti na lang eh, makabutan nyo yung 19... Pero yung mga giyera, hindi ko pa naabutan yan. 1947 daw, sabi ni Lenny Robredo, giyera. Nakapunta ka rin po nung 1986 EDSA Revolution. Ay, hindi ako nakapunta, pero naririnig lang. So, ano masasabi nyo doon tayo? Kasi, pabor ba kayo doon na pinalayas nila si Marcos dahil sa ganun? Sa akin, totoo. Huwag naman kayo magdaramdam. Kung kuwan, Marcos ako eh. Marcos din ba? Hindi ko kami magdadamdam. Ang totoo yan, talaga nalungkot ako nung mawala siya. Kasi mura daw ang biliin nun tayo. Saka kundi ron, walang lupa ang mahirap na tao. Totoo ho yan. Kami, mayayaman lang ako. Beneficiary kami ng NXA. Lalo ako. Totoo po ba na mura lang ang biliin ng... Ay, totoo yun. Magkalunggo nga, 2 piso lang nun. Ang bigas po, magkano? Ang natandaan ko no, kung mga mayamang buhay ng tao, konti pa. Isang sakong bigas nga, yung palay, 8 pesos lang. Grabe. Ilang panahon lang, no? Kaya nga eh. Biglang tapos, 100 times yung mga pireso. 8 pesos lang, isang pagkakabad ng palay. No? Oh, kasi okay. Ako may bukid yan eh. Kaya alam ko ang... Paano tatay kung tanggal na siya sa yung mismong bigas na mismo? Idodoble mo lang yun. Ano na yun? 16 pesos. Kaya pala talaga yung mga matatanda, maraming anak kasi mura lang ang bilihin. Oo, mura lang ang bilihin. Yung aliwa nila, no? Yung gumawa ng gumawa. Akala ko yung bilihin. Eh, tayo, ano masasabi niyo sa ginawa ng mga Pino na EDSA Revolution noong 1986? Ano? Yung EDSA po, Revolution. Ano masasabi mo sa mga... Nagkumalaban. Yes po. Sa akin yun eh. Kung ako nung tatalong-tunin mo, sinabi ko na nga sa inyo. Kahit napatalsik si Marcos, Marcos ako. Marcos tayo tayo. Saksi kayo sa mga ganyan ni Marcos. Tatay. Oo naman. Kung hindi kayo Marcos, di wala akong lupa. Tatay, ano mga project ni Marcos ang alam niyo? Lahat halos ng highway sa Manila, siya ang may paggawa niya. Saka siya nagplano niyan eh. Yung LRT na yan. MRT diba? Din tatay. Yung mga trains natin. Yung nagpatuloy, sila na nagpatuloy. Tatay, pero... Ayan ang problema natin. Hinala akong makita ang nagawa niya eh. May nakita na po ba kayong rebulto ni Corey at saka ni Ninoy? Wala eh. Meron sa Manila Hotel po, sa tapat meron. Hindi naman kasi ako nalulos. Wala. Sa kanila siguro, baka may doon, baka may nagawa doon. Kita mo, lalaki ng highway sa Tarlac, di ba? Oo. Ito pa, since na 1949 po kayo, Ano po yung masasabi niyo na buhay noong martial law? Malaya ba? Malungkot? Wala bang kalayaan yung mga Pilipino? Nung martial law? Di naman ganun ang kuha ko sa nung martial law. Wala namang ginawa si Marcos na baka nasa tao. Dito sa probinsya na ito, wala akong makita. Pero nakita niyo po ba na may mga sundalo talaga nagpapatrolya, may curfew? Dito wala. 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 Wala dito. Doon, mare, doon sa Manila. Manila. Oh, Manila. Pero dito. Thank you, tatay. Thank you po. Maraming salamat po. Okay.